Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat, o diarrhea. Karamihan na nagkaka-COVID-19 ay gumagaling kahit walang espesyal na gamutan. Pero may ilan, tulad ng mga matatanda at may mga iba pang karamdaman, ang nakararanas ng hirap sa paghinga at pulmonya. Maaari itong humantong sa kritikal na kondisyon o maaaring ikamatay ng pasyente. May ilan naman na wala pang sintomas, pero... Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Kumusta po kayo? Away-kaway muna tayo sa ating mga kababayang manggagawa at namumuhunan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Totoo pong nagbabalik na naman ang ating programang Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Ako po muli si Attorney Benjo Santos M. Benavides. Patuloy po nating tutugunan ng inyong mga katanungan na ipinost nyo dito sa ating Facebook account. Nakikita ko ngayon, meron ng mga kaibigan tayong nagpo-post ng kanilang mga tanong. Mamaya po, sasagutin po natin. Medyo sa mga nakaraang episode natin, hindi po tayo nakapag-ere. Meron lang po tayong mga importanteng mga pulong na dinaluhan. Lalong-lalo na po ngayon, kakaroon po tayo ng transition. Pero regardless naman po kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod pong araw, ay tuloy-tuloy po ang pagdistribusyon ng ating kagawaran, ang Department of Labor and Employment po, para po matulungan ng ating mga kababayang unang-una naghahanap ng trabaho, o kaya habang nasa trabaho mayroong mga gusot sa kanilang mga employer, o kaya naman yung ating mga kababayang tinanggal sa trabaho. Handang-handa po tayong tulungan sila, bigyan ng advice, bigyan po ng tulong, nang sa ganun ay masolusyonan po nila yung kanilang mga kinakaharap na problema. Pero bago natin pag-usapan ng mga problema, ay bigyang daan po muna natin yung ilang commercial. Isa na po dito yung patuloy pa rin paalala ng pamahalaan sa pangangailangang sana po ay lahat na ay magpabakuna. Nitong mga nakaraang araw, nakapag-rehistro na naman ang kagawaran ng kalusugan ng mga kaso ng COVID-19. Ito po yung bagong variant o sub-variant. So mas maigi pong magdagdag protection po tayo. Kung hindi pa po tayo nababakunahan, magpabakuna na. Kung tayo naman po ay nabakunahan na ng first and second dose, pwede na rin po tayo, qualified na rin po tayo na makakuha ng booster shot. At doon naman po sa ang pagkakaalam ko, mga health workers at mayroong mga senior citizens, pwede na po sila ng second dose ng booster shot. Kaya bigyang daan po muna natin yung isang patalastas mula po sa DOE. Bakit ba kailangan magpabakuna? Panoorin po natin. Bakit kailangan magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay maiiwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Ayan, napanood po natin ang isang patalastas mula po sa DOH. Para po sa mas iba pang detalye patungkol po sa COVID-19 at kung paano po makaiwas nito. At ganun na din sa bakuna, maaari nyo pong sadyain yung kanilang website sa doh.gov.ph o kaya naman yung kanilang Facebook at official doh.gov. Yan, marami nang nagtatanong pero bago natin sagutin yan, doon muna tayo sa mga ilang magagandang balita. Una na dito, talagang tumalima yung ating mga regional tripartite wages and productivity board sa direktiba ng ating kalihim, si Sec. Bebot Belio, na pabilisin yung proseso ng wage determination, yung wage increase, yung mga petition na ipinile ng mga labor group, mga federation para itaas yung mga minimum wage rate sa mga rehiyon. Katunayan, yung may dalawa ng rehiyon ang naunang nakapagpalabas ng nakaraang linggo pa. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Region 6 na ilabas na po yung panibagong wage order. Dito po sa National Capital Region, talagang nailabas na rin yung wage order nila. Ito po ay sa halagang 33 pesos. Ang rate dito sa National Capital Region ay para sa non-agriculture ay yung 537. So kung magkakaroon ng increase na 33 pesos, upon the effectivity of the wage order, ang minimum wage rate po dito sa National Capital Region ay sa halagang 570 na. Meron po naman sa agricultural from 500 to 533 pesos. So sa atin po mga minimum wage earner, kayo po ay covered ng wage order na ito. Doon naman po sa mga hindi minimum wage earner at magkaroon po ng wage distortion, ito po ay kailangan pag-usapan at i-adjust ng mga ang kanilang sahod ng mga manggagawa at ang kanilang employer. Alam niyo po yung wage distortion po, ito po yung nagpangaabot na yung sahod ng mga minimum wage earner sa isang kumpanya at yung mga non-minimum wage earner. At dahil po doon, nawawala po yung wage differentiation ng mga manggagawa o kaya yung salary structure na apektuhan sa isang kumpanya. Madali lang naman pong i-resolve yan, kailangan lang po niyang mag-usap yung mga manggagawa, mga empleyado at mga employer. At nitong nakaraang araw, tatlong rehiyon pa ang nakapagpalabas ng wage order. Ito po yung Region 1, Region 2 at Taraga. So sa atin pong mga kababayang minimum wage earners, dyan po sa mga lugar na yan, asahan niyo po na upon the effectivity of the wage order ay magtataas po ng ang inyong sahod kung kayo po ay mga minimum wage earners. So sa Region 1, Region 2, madami to eh. Ang sa Region 1, ang range niya, ilan ba yung range niya? 60 to 90 ata eh.
So, ng increases. Sa Region 2 naman, 50 to 75. At sa Region 13, yung Caraga, ay nagpalabas po sila ng increase ng 30 pesos. Yun yung Region 13, yung po yung area po ng Surigao at Butuan City. Yan. Ano po yan? Antayin natin na maging epektibo yung mga wage order. Well, kahapon din po napabalita na nagkaroon na ng proklamasyon ng mga nanalong senador nung nakaraang halalan. Batiin po natin sila. Sila po ay magiging katuwang din po natin sa larangan ng pagpapanday o pagbabalangkas po ng mga reforma sa pamamagitan ng mga panukalang batas upang bigyang diin na mas lalong maproteksyonan yung mga karapatan ng mga manggagawa at maipromote din yung kanilang mga kapakanan. Ganun din para tingnan at ipromote na rin yung interest ng mga namumuhunan. Tayo po sa Department of Labor and Employment po, binabalansi po natin yung mga interest ng mga manggagawa at mga namumuhunan. Importante po na lalong-lalo na ngayon, tayo po ay nasa recovery mode, recovery from the pandemic. Mas maigi po na magbigyang tuon natin yung pag-create po ng mas maraming trabaho, ng mas decenting trabaho para po sa ating mga manggagawa. Marami ng mga kababayan tayong nawalan ng trabaho nung panahon na nag-strict po tayo sa mobility, nagkaroon po ng mga lockdown, na ngayon po ay nakakabalik na sa kanilang mga pinagtatrabahuan o kaya man nakahanap na ng ibang trabaho sa ibang mga company. So, but then again, napapansin po namin regardless of tayo po ay nasa pandemic o tayo po ay nakabalik na o hindi pa sa ating mga pinagtatrabahuan, marami pa rin po mga katanungan ang ipinapaabot sa ating tanggapan. Kagaya po ng mga tanong dito na nakapo sa ating Facebook live. Sinong ano to? Tanong to ni... Ito. Nagtatanong ito si Edwin muna. Edwin de Guzman. Ask ko lang po, saan po ako pwede magreklamo kung kulang na bayad? May PC po ako na hawak. Okay. Sir Edwin, ang advice po namin sa inyo, pwede po kayong magreklamo sa anumang tanggapan po ng Department of Labor and Employment kung saan nakalocate yung inyong employer. So kung kayo po ay nandito sa ang kumpanya nyo po ay nandito po sa Manila, meron po kaming field office sa Manila field office. Pwede po kayo magsadya doon at magtampa po ng kaukulang reklamo. Kung hindi po akma ang ipinapasahod sa inyo at mas tumababa sa minimum wage rate, yun po ay isang kaso, malinaw na kaso ng underpaid. Sadyain nyo po yung aming mga opisina para ipagbigay alam. Una, yung pangalan ng inyong kumpanya at yung address ng inyong kumpanya. Papatawag po namin yan para naman maitama yung pagkakamali ng ating kababayang employer. So, Sir Edwin, punta po kayo dun sa opisina ng Department of Labor and Employment kung saan po nakalocate yung inyong employer. Puntahan naman natin ang tanong ni Russell Abuan. Tanong ko lang po, kahit walang wage increase dito, bakit walang wage increase dito sa Zamboanga Region 9? Pinoproseso pa po. Alam niyo po, ang may proseso po tayong sinusunod sa pagtatakda po ng wage increase, sa pagtatakda po ng panibagong wage rate ng isang rehiyon. Karaniwan po ay ito po ay sinisimulan sa pamamagitan ng mga petisyon na ipinafile ng mga sektor ng mga manggagawa. Pero may mga pagkakataon din na yung proseso po ay sinisimulan motu proprio kahit po walang petisyon na naisampa. Now, kapag ito po ay ang petisyon ay sufficient in form and substance, magkakaroon po ng mga patawag. Ipapatawag ang mga representante o yung mga interesadong grupo ng mga employer at mga namumuhunan sa isang consultation.
At ito po ay susundan po ng public hearing. So pagkatapos po ng mga prosesong ito, magkakaroon po ng deliberasyon yung ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At dito po pagdidesisyonan, una kung magtataas ba ng wage rate, ng minimum wage rate sa isang region, at kung saang bahagi ng region, at kung magkano ba ang itataas sa na wage increase sa isang na nakapaloob, na ipagkakaloob sa mga manggagawa sa pamamagitan ng isang wage order. Marami po tayong mga factors na tinitingnan sa pagdidesisyon kung mag-i-increase o magkano ang increase po ng sahod. Unang-una po dito yung pangangailangan ng mga manggagawa, pangalawa na rin, yung kakayahan ng ating mga negosyante, at tinitingnan din po yung socio-economic environment nung lugar kung saan po i-implement yung wage increase. Yan. Pero alam niyo po yung marami pong mga datos na tiningnan doon po sa mga deliberasyon ng mga boards na nakapagpalabas na ng wage increase, ng wage order for the wage increase. Katulad po nung yung tiningnan yung purchasing power ng ating mga manggagawa, yung poverty incident, at yung inflation, tinitingnan na din po yan. So, ang gusto po natin ay ibalik natin yung purchasing power ng ating mga kababayang minimum wage earner para naman ay makaagapay po sila dun po sa pagtataas po ng presyo ng mga pangunahing. Yan. So, sa ating pong kaibigan na galing sa region yan, kay Russell, antayin po natin na matapos po, sir, ang proseso. Alam niyo po, direktiba po yan ng aming kalihim, si Tek Bebot Belly III, sa ating mga regional directors na siya rin umuupong bilang chairman ng mga regional tripartite wages and productivity board. Pabilisin ang proseso ng sa ganon ay kagiyat na makapagpalabas ng mga desisyon at ang mga board at mag-implement na yung mga wage increases in the near future. Wag ko kayong mag-alala, sir, sa tingin ko matapos na rin yung proseso sa Region 9. Antay-antay na lang po tayo. Kagaya po ng mga nabanggit ko, meron ng 5 rehiyon ang nakapagpalabas na ng kanilang mga wage orders providing for minimum wage increases. Okay. Si Allen naman. Allen Marit Timothy Samia. Okay. Ask ko po kung pwede makakuha ng back pay yung nag-resign. Well, ang back pay po, ito po ay interchangeably na tinatawag ding final pay. Ito po ay yung back pay or final pay. Ito po yung huling sahod o ito po yung mga sahod para po dun sa mga huling araw na ipinasok ng isang empleyadong either nag-resign o tinanggal. Kasama na din po dito yung conversion po ng leave kung meron at yung proportionate po ng 13 proportionate amount ng 13 month pay. Ang isang empleyado pong nag-resign ay wala pong entitlement sa separation pay. So kung ang tinutukoy niyo pong back pay ay yung separation pay para po dun sa mga taon na kayo po ay nakapagserbisyo, hindi po entitled ang isang retiring employee po doon. So, sana ay malinaw yung ating kasagutan kay Allen. Yan. Next question kay Ming Orbilio. Nagtaas na po ba sa Calabar Zone? Hindi pa. Wala pang ipapalabas na panibagong wage order. Sa Calabar Zone Region 4A, madami kasi yung rates niyan. Pero ganun pa man, asahan nyo po na sa mga susunod pong araw o linggo ay makakapagpalabas na rin yung ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 4A. Kasi may sinusunod din po silang process cycle time. Yung pong proseso po natin sa pagtatakda ng wage rate, sa pagtatakda ng panibagong wage rate ng isang region. Meron pong mga deadline, mayroon pong mga timeline.
kailangan tapusin po yun doon sa itinakda pong mga timeline o deadline na sa omnibus rules. So okay lang po yun. Antayin lang po natin. Tanong ko po, ilang buwan bago makuha yung back pay? Ang back pay po, kailangan makuha nyo yan within 30 days from the effectivity of the resignation or termination. So kung ngayon pong araw ang effectivity ng inyong resignation, dapat po in 30 days time, makuha nyo na yung inyong back pay. Kung hindi nyo po makuha, o kaya man ay hindi wini-withhold ng inyong employer o ng HR ninyo yung inyong back pay or final pay, maaari po kayong humingi ng tulong po sa amin. Padala nyo po yung detalye kung ano ang pangalan ng kumpanya, sino yung pwede nating kontakin sa kumpanya at yung contact number niya. Willing po kami na i-facilitate o tulungan po kayo na maiparilis yung inyong final pay or back pay. Yun po, Ma'am Joanne, ang sagot ko dun sa inyong katanungan. Ito, ang hirap ng pangalan nito ah. Kenson Kwan Yemen. Oh. Ano yan? Anong yan? Korean ba yan? O Hapon? Bahala na. Pero nagtatagalog naman eh. Gusto ko po sana magreklamo dito po sa pinagtatrabuhan ko. Hindi po tama ang pasahod. 460 lang ang araw, wala pong benefit. Sana mapansin ninyo. Okay. Ito, kung si ma'am o kung si sir man to, ano yung sa Facebook account niya? Babae ba siya o may tunay ba siyang pangalan? Pacheck nyo nga. Dito kay Chen Son Kwan, o kaya pangalan na. Maaari po nating ipa-inspect yung company. Katulad po ng mga napa-inspect po natin dito, nagbigay ng may reklamo sila pero ayaw din naman po nilang maipit sila na at mapagkinalaang sila po ang nagsumbong, ibinigay po nila sa atin yung pangalan ng kumpanya at yung address. Wala, lalaki siya, no? So ito kay sir, kung maaari po isulat nyo o ipadala nyo sa inyong mintahe yung pangalan ng inyong employer at yung address. Kami na po ang bahala po. Ito, sana dito sa Laguna magtaas din ng sahod po. 373 lang po ang rate dito. Okay. Kay ano, kay use ano to? Ace of Jinx. Antayin na din po natin yung proseso. Sa tingin ko, hindi naman po yan lalampas na ng June o katapusan po ng June. Uulitin ko po, napakahigpit po ng direktiba ng aming kalihim sa NWPC at sa RTWPC. Tapusin sa lalong pinakamabilis na panahon yung mga proseso sa pagdetermina ng bagong wage rate sa isang rehiyon. At totoo naman, may mga limang rehiyon na tayo. Susunod na po ang iba niyan. Kasi ulitin ko po, meron pong mga nakatakdang deadline sa omnibus. So, magkano po ang minimum salary sa Bulacan? Ito, Region 3 to. Pacheck nyo nga. O wala pang inilalabas yung Region 3. Pero yung prevailing minimum wage rate niyan, pacheck nyo nga sa Google. O yan, meron yan. Region 3 yan. Ayan, sa Region 3. Ang Region 3, kunin nyo muna yung wage order number 22 para makita natin kung magkano yung sa Bulacan. Okay. Sa atin po mga kababayan, kapag meron po kayong mga katanungan, magkano ba ang isang wage, ang wage order sa ganitong probinsya o sa ganitong rehiyon, maaari nyo pong tingnan yung website. I-Google nyo lang po. Hindi yan, sa Region 3. Yan, yung sa baba. O, yan na. Yan, Region 3. Yan, oh. Kung makikita nyo po, yan, si RD Deng. Yan ang regional director ng Region 3. Nakikita ba nila yan? Sige, share. Yan, nakikita na nila yan.
O yan, ito sa provinces of Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, and Zambales. So ang wage, tingnan mo, pag ganito yung pwedeng konti. Yan. Kasi hindi makita, oh, natatakpan yung new minimum wage rate. Doon na lang tayo, di ba? Yan. O ba't ganun? Natatakpan. Paano kaya yan? Napansin nyo, natatakpan. Doon na lang kayo sa ano, wag yan sa, ba't ganun? Ba't natatakpan yan? Wala, no? Tingnan natin doon sa ano, yung sa document na lang. O yan na lang, pakita ko yan. Ito, nasa isang laptop natin. Ayan, nasa isang screen. Palakin mo nga yan. 300. Yan, no? Ayan, yan yung i-share mo. Pasensya na kayo sa ating mga kaibigang ano, taga-subaybay. Ito na. Oh. So, sa province of Bataan, Bulacan, Malaysia, Pampanga, Tarlac, Zambales. Kung ang inyo pong kumpanya ay non-agriculture, 369. So, yun po yung, so, sa Pampanga yung nagtanong kanina, di ba? 369. Kung agriculture naman po, plantation, 354. May mga butal, no? Sa non-plantation, 342. Sa retail and service establishment employing 10 or more, or regardless rather of the number of employees kapag kayo po ay nasa retail and service establishment, 304. Saan? May mga butal. Ang hirap computing yan, no? Kapag may overtime pay. O, sana wala nila mga butal, no? Sige. Tingnan na, balik tayo dun sa tanong ng iba pa nating mga kababayan. Yan. Yan. Tumutawag sa akin, ha? Si Philomena Dison. Pag nag-resign po ba, wala po ba talaga makukuha ang separate pay kahit matagal ka na po sa company? Wala po, ma'am. Yung resignation po ay yan ay, that is on the assumption na voluntary yung resignation nyo. Kasi kapag involuntary, constructive dismissal po. No, resignation does not entitle the resigning employee para po sa tinatawag natin separation. Except, ang exception po dyan ay kung kahit ikaw ay nag-resign, nakapaloob po sa inyong employment contract na entitled kayo sa separation pay. Yon. Pangalawa, kung meron pong company policy na kahit wala sa employment contract pero may policy ang inyong company, sige, magbigay pa rin tayo. Mabait yung employer. Eh. Magbigay pa rin tayo ng separation pay para sa mga resigning employees. Pwede po. At pangatlo, yung pong kung nakapaloob po sa isang collective bargaining agreement. Yan. So, kung meron pong, again, kung nakapaloob po yan sa employment contract, naging company policy na o nasa CBA, kahit po kayo ay nag-resign, kayo po ay entitled sa separation pay. Ang inyo pong entitlement ay nakabase hindi po sa batas, kundi nakabase doon po sa employment contract nyo o sa company policy at sa CBA. Yung mga kontrata po kasi, o yung mga CBA, yan po ay binding po yan sa mga partido ng kontrata. Ito po yung kontrata ng employment at CBA. Ang mga partido po dito, yung mga employer, o at ang kanyang mga manggagaw. Yan. Sino kaya ang tumatawag sa akin? Malamang may kasabay na naman tayong program. Ito naman si Marie Nadera Malgilin. Magandang hapon po. Tanong ko lang po kung ano pong pwedeng gawin sa agency kasi po. Yung asawa ko, magdadalawang taon na po siyang employed sa isang agency. Pero until now, wala nga pong hulog sa SSS pag-ibig. Lagi po na yung kinapalap sa co-op ata, coordinator niya, laging sagot. Concern na lang po na. Okay, sige. Concern na rin po ako dito, madam. Okay. Okay, ang pangalan nito ni madam ay si Marie. Madam Marie, pwede po bang, katulad nung pakiusap natin kanina, pwede po bang ibigay niyo sa amin yung pangalan ng company o ng agency nyo para maipacheck natin at i-report natin sa SSS at pag-ibig. Mapupuntahan yan. Recently, yung
yung SSS nag-iikot sa mga kumpanya. Meron sila ngayong ano, parang 28 na team o mga task force para i-monitor yung compliance. Talagang ini-inspect yung mga non-compliant company sa remittance, coverage in remittance. So bigyan nyo po kami ng pangalan at address para pa-inspect natin yan, Ma'am Marie. Ito naman, ang next na tanong ay galing kay Royce Aiden. Previous employer ko, kaltas ng kaltas ng mga benepisyo, di naman pala hinuhulog. Saan dapat idulog? Ah, okay. Kasi pwede nyo pong idulog siya direkta doon po sa concerned agency. Kung ito po ay SSS remittance, hindi po na-remit sa SSS. Kung sa PhilHealth, contribution sa PhilHealth, i-report po natin. Kung sa pag-ibig naman, maaari nyo pong i-report direkta sa pag-ibig. Now, kung gusto nyo naman po, i-report nyo po sa amin, kami na po ang makikipag-ugnayan doon po sa tatlong opisina. Okay. Okay, di puntahan naman natin si Jeneline Jen. Ito ang tanong niya. Tanong ko yung agency ng asawa ko, tinanggal po agad-agad ang asawa ko. Wala po silang nakuha kahit piso, 6 years na po sila. Ano po yun? Okay. Kawawa naman, tinanggal. Okay. Una, totoo bang tinanggal? Okay. Kung tinanggal, dapat po may rason po yung pagkakatanggal sa kanila. Na kung wala pong rason yung pagkakatanggal sa kanila, ay illegal dismissal po yan. Now, ngayon po ay baka kasi, kaya po ako nagtanong kung talagang siguradong tinanggal. Baka po naka-floating status lang sila. Hindi pa naman po sila tinatanggal mo. Sila po ay wala lang panibagong assignment o posting. Empleyado pa rin po sila nung kanilang contractor or subcontractor. Now, kung sila po ay sinabi niyong tinanggal na, pwede po, ma'am, yung asawa niyo o ang kanyang mga kasamahan, mag-file po sila ng kaukulang kaso doon po sa pinakamalapit pong tanggapan ng NLRC, mga labor arbiters po yan, sa rehiyon kung saan nagtatrabaho ang inyong asawa. So, Ma'am Jen, advice nyo po ang inyong asawa. Willing po sila ay maaari naman po kami makatulong para ma-advisean po sila kung ano yung tamang gawin. Ngayon, walang naglalagay ng mga number, no? Yung number ng mga ano, mga nagtatanong. Ito, si Adrian. Kailan po wage increase sa Region 4A? Antayin na lang po tayo, sir. Matatapos din po yan. Yung pag-aantay po, hindi naman po forever yan. So, mabibilisan na rin po yan ng ating mga regional office. Kagaya po ng sa Region 4A. Ito. Ma'am, sir, yung employer po namin, hindi po inaatikaso yung ECC claim namin sa COVID positive. Ano po pwedeng gawin? Okay. Ang pwede nyo pong gawin, sa amin nyo na lang po ilapit. Kami na direct ang magpo-file. Ito si John Kenneth. Kailangan nyo po kung yung 10,000 COVID assistance, ito po yung positive lang po result ng COVID-19 at certification ng inyong employer. Yun na po yun. Certification ng inyong employer na kayo ay empleyado. Ibigay nyo po sa amin, kami na po ang magpapaproseso sa ECC. May number to si John, wala no? So pag inilagay ni John mamaya yung kanyang number, pakibigay na lang sa aming office. Hola. Ito si Errol Gabriel Regina. Agency namin 537 o 12 hours po duty. Las Piñas, Irepo. Paano po ba ito? I mean, ano yan? Underpayment yan. Kasi yung 537, para po yung sa 8 oras ng pagtatrabaho. Kung ang sahod nyo po sa 12 oras ng pagtatrabaho ay 537, underpaid po yan. Yung hindi pa po tama ang pagbabayad ng inyong overtime pay. Ano ang tamang gawin?
magpatulong po tayo sa mga kaukulang ahente ng pamahalan para po maitama yung practice ng ibang namumuhunan na hindi pagbabayad ng tama sa kanyang mga manggagawa. Pwede po kayong pumunta sa aming tanggapan. Saan? Damihan natin yan. Si Lacson, ano yun? Ah, wala yun. Okay. Si Tirso Ogan Labuan. Good afternoon po, sir. Tanong ko lang po, sir, kung kailan effective minimum wage sa General Santos. Ang General Santos ay Region 12. Parang wala pa eh. Aantay na lang po natin. Kasi ang alam ko, yung unang dalawang na unang rehiyon na nakapagpalabas po ng panibagong wage order, Region 6, sinundan po ng NCR. At ngayong week po, may tatlo po tayong ibinalita, yung Region 1, Region 2, at yung Caraga. Antayin na lang po natin, sir. Ito, si Anthony Villesa. Sir, ang Mimaropa po ba may increase na kagaya po ng ibang lugar? 320 lang po minimum dito. Okay. Antayin po natin, sir. Hindi ko po mapangunahan ang mga boards kasi ito po ay ang mga boards po, ang isang board po, ang RTWPB ng isang rehiyon, ito po ay binubuo ng mga representante o mga ng mga employer at ng mga manggagawa. Ganun na din ang pamahalaan. Meron po diyang representative ang NEDA at yung DTI. At yung Department of Labor and Employment Regional Director po ang chair po dyan. So antayin po natin na tapusin po nila yung kanilang raba. Uulitin ko po, sila po ay inutusan na ng ating kalihim na madaliin yung mga proseso sa mga petisyong isinampa o ipinail ng mga workers o labor groups or federation para po sa wage increase ng kanilang mga minimum wage. Ito. Di Guzman may attend. Sir, if retired na po, mga ilang buwan kaya dapat makuha? Yung retirement pay. Ganon din po. Ang retirement pay po kasi ay parang final pay nyo na rin po yan. 30 days from effectivity of retirement, dapat makuha nyo na yung retirement pay ninyo. Now, kung hindi po pa rin ibinabayad sa inyo, hindi pa rin ibinibigay, maaari po kayong magsadya sa aming opisina para po kami ay makatulong po. Oo, okay yan ah. Ginugel mo. Buti na lang, may Google na tayo, no? Ano yan? Japanese yan, no? Japanese character. Ito si Napoleon Ocampo. Yan, huli ka, sir. Kala mo, ah. Yan. Ito, si ano kasi, hindi ko kasi pasensya na kayo, huwag kayong maglalagay ng mga ano characters kasi gusto kong i-address yung nagtatanong. Pag gano'n na Japanese character, hindi ko maintindihan to. Buti na lang may Google eh. Ginugol eh. So nakahanap po namin ito si Mr. Ocampo. Sir, napanood namin sa balita may wage increase na po sa NCR at Western Visayas effective June 6. May approved memorandum na po ba 'yon? Ano po 'yan? Ang order po, ang mga boards nag-i-issue po 'yan ng wage order. Subject pa rin naman po 'yan sa review ng NWPC. Ilalabas po 'yan nung maglalabas po ng implementing rules and regulation 'yan. Pero ang effectivity po ng mga wage order is 15 days from after 15 days from its publication in a newspaper of general circulation. So kung June 3 na pabalitang June 3 na, na-i-publish na po 'yon. Kailan yun? Tingnan natin. Kung June 3 ang effectivity, tingnan natin ha. June 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, parang na-i-publish niya siya kahapon. Yan. Yeah. So yan sir ha. May approved memorandum. Hindi, ano po yan? Ang approved po yan is approved na po yung wage order. Yung wage order po yung nagtatakda ng panibagong wage rate sa isang region. So yung wage order po ng NCR ay nagtatakda ng pagtataas ng wage rate
minimum wage rate sa NCR sa halagang 33 pesos. Gilyes, ito naman, puntahan natin yung tanong ni Gilyes. O, girls siguro to. Ano ba? Ah, girls, no? Ah, bahala siya eh. Girls. Bahala siya. Arindayeng. Sir, good day po. Tanong ko lang po, sana kung ang mga service fee po ba na charge sa customer, kanino na pupunta? Baka sir, ito yung service charge. Okay. Diba sa pag tayo sa mga restaurant o kaya sa mga hotel, yung kliyente, na, nasa billing nila yun yung service charge. Yung service charge po, kinukolekta po yan ng employer ng establishment at i-distribute po yan sa mga manggagawa. Yung collected service charge dapat po mapunta sa lahat ng manggagawa. Wala na pong retention dyan, wala na pong portion na i-retain dyan, yung employer. Dati po, ang pwede pa silang mag-retain ng 15%. Ngayon po, yung 100% na nakolekta ng service charge, dapat po i-distribute po yun sa lahat po ng covered employee. Yan. So, saan mapupunta? Ang tanong ni Madam, sa mga manggagawa. Jovan Fabro. Sir, tanong ko lang po, kailan effective ang increase? Dito po sa NCR, kung hindi po ako nagkakamali, June 3. Sa ibang rehiyon, antayin po natin yung publication. Kasi ang magiging effective po yung kanilang wage order after 15 days from publication in a newspaper of general circulation. So mahaba ang ano, Tres Marias pa naman pangalan niya. Paano po kaya mag-follow up sa hearing na na-file ko na po sa NCR 1 week ago? Wala pa po ako nare-receive na update. This time, baka pwede po pa-help naman. Kasi almost 4 months po na di nakukuha cashband po niipit ng company. Kasi ayaw po pumirma ng quitting dahil nag-file po ako ng complaint po sa kanila 2 weeks na po kasi nung nag-i-send na po ako, sabi nila, ayusin nila. Then, ilang months na nakalipas, still na di ko pa nakuha cashband, which is pera. Tama, pera nyo naman po yun. So, totoo bang pangalan niya, Tres Maria? O, kasi papatrace ko sana sa NCR eh. Diba? Kung totoo yung pangalan eh, papatrace natin sa NCR para ma-follow up yung hearing niya. Tres Maria, pwede pong pakibigay yung full name nyo para papahanap po namin sa Dole NCR at advisorin kayo na ito na maitakda na po yung araw at oras ng inyong hearing. Okay. HRCO Davao. Pwede po ba hindi bayaran ni employer yung legal holiday? Kasi Sunday siya, tapos rest day namin yon. And ang sahod namin is naka-based sa fixed 13 day every cut off. Okay. Anong holiday ba yan? Legal holiday. Iba-iba po ang legal holiday natin. Ha? Kung yung legal holiday po ay isang regular holiday, at ito po ay natapat sa Sunday, rest day, may bayad po yun, additional po, 100%. So yun po ay Sunday, hindi kayo nagtrabaho, 100% lang yun. Pero kung kayo ay papagtrabahohin pa at Sunday, at yung Sunday po ay rest day nyo, nako, doble po yun, may additional 50% po. So, sir, HRCO Davao, kayo po ay may entitlement sa 100% nung regular holiday pay.
Pero kung yung holiday po, yung legal holiday na binabanggit po ninyo ay special non-working holiday, wala po kayong karagdagan pa. Okay. Punta naman natin ang tanong ni Ren. Pag regular ka po ba sa agency tapos limang absent daw po, pwede na po ba nila kaming i-pull out sa laman po? Ano yun? May polisiya po tayo. Ang mga company po, meron po sila mga polisiya sa absenteeism. Now, ang pwede pong ang isang manggagawa ay parusahan dahil sa absenteeism, lalo na kung habitual na ito. Ang actually yung sa habitual absenteeism, worst po niyan pwede ikatanggal ng isang manggagawa. Pero yung limang araw, pwedeng isuspend ka muna o pagbigyan ng multa. Ano kaya itong pull out na to? Hindi pa naman po siguro ito tatanggalin. Parang ibabalik lang muna kayo sa work pool. So, pero alam nyo po ang pagbabalik po sa ng isang manggagawa sa kanyang assignment. Napaka-importante po nun kasi kailangan nyo din po mabuhay. Kailangan pong tumakod. Yung dapat po sa lahat po ng suspension o kaya penalty na ini-impute po sa isang manggagawa, dapat po dumaan po ito sa proseso. Yung mabigyan po ng pagkakataon na makapag-explain yung manggagawa ng kanyang side. Yun na po at the minimum, yun po yung kailangan. So si SJ Kim, sir, paano po kaya gagawin para mapalagyan po kami ng aircon sa okay, ah. Di kasi kami pinapalagyan ng aircon, yung nasira niya eh. Actually, dito sira din yung aircon namin, sir. Magreklamo na sila. Well, ano po yan? Ito po ay bahagi naman ng para maging, ano, yung working environment. Kaaya-aya din naman dapat. Occupational safety and health naman po yan. Pero baka po wala pa pambili ng aircon. Ventilation, baka may appropriate ventilation, may bintana o kaya may electric fan. For the meantime, sapat na po muna yun. Medyo umuulan-ulan na rin naman, hindi na masyadong mainit, no? Sayang, kung manalo ako sa loto, bigyan ko yan ng aircon eh. Anong pahanan ng Mr. OSS? Okay ang aircon. So ang mas maigi po niyan, sir, kausapin nyo yung inyong HR, yung management, nakaka-apekto na sa inyong output o sa trabaho yung napakataas na temperatura sa inyong pagawaan, mainit eh. So baka may atakihin pa sa inyo, so ma-heat stroke pa. Gawan ng paraan, baka kung wala pa naman pambili ng aircon, yung venti, buksan yung mga pintuan. Temporary lang naman po yan, o manghiram mo, bumili muna ng electric fan o manghiram muna ng electric fan. Ano man, yung mga maliit pong bagay na ganyan, madali po yung resolbahin. Idalin nyo lang po, i-concern nyo lang po yan sa inyong employer. Okay yun. Okay yung SJ. Ito, tinitingnan ko yung aircon dito. Okay po ba yung aircon natin? Kaya lang, parang nawawalan na yung mga ano. Kaya pa, nauubos na yung ngipin eh. Yan o. Sige. Yan, puntahan naman natin yung tanong ni May. Ang dami nating ano, may patalasas pa ba tayo? Uy, mayroon pa pala. May Lorraine Besa. Yung minimum wage po ba, sir, 10 employees and above per establishment po ba yun? O per company? Okay. Per establishment po yun. Kung registered po yung establishment nyo separately. Okay. Uy, Isabela. Ito na, Santiago City, Isabela po. Magkano po new minimum wage? Ah, ito, sagutin natin ito eh. Taga Region Tonisek eh. Provincia Tonisek. Region 2. Meron naman inilabas yung RTWPB ng Region 2. Ito po yung wage order number 2-21. Yan. Ah, may tatlong, may dalawang ano, 2 to 3. So yan, Santiago City. Okay. So,
Para po sa inyo, kung non-agricultural, non-agriculture, galing po sa, mahirap naman, 370 kayo ngayon dyan eh. Kung non-agriculture, may karagdagan po itong 50. Pero of the 50, ang una pong wage increase, ipapatupad na wage increase is upon the effectivity of the wage order, 30 pesos. At yung remaining 20 pesos ay ipapatupad sa magiging effective sa January 2023. Ito po yung second tranche. Doon naman po sa agriculture, mga manggagawa po sa agrikultura, ang prevailing wage po ninyo ay 345. May dalawang tranches din po ng wage increase. O nasa Isabela City, ay nasa Santiago City, Isabela. Ang una pong tranche, ang increase po niyan upon the effectivity of the wage order is 30 pesos. At yung second tranche po niyan na maging effective sa January 1, 2023 ay sa halagang 25 pesos. So kung susumahin po natin, after the effectivity of the two tranches, ang sahod po ng mga manggagawa sa agriculture sector sa siyudad po ng Santiago, Isabela, ay from 345 to 400 pesos. Doon naman po sa mga establishment, sa mga retail and service establishment, employing not more than 10, ang prevailing wage nyo po ngayon ay 345. Mayroon po kayong 75 pesos increase. Pero ito pong increase na to ay hinati sa tatlong tranches. So kung upon the effectivity po ng tatlong tranches ng increases from 345, ang magiging sahod po ng ating mga kababayan manggagawa na nasa retail and service establishment employing not more than 10 sa siyudad po ng Santiago, Isabela, ay magiging 420. Ang first tranche ay magiging effective upon the effectivity ng wage order, 30 pesos. Ang susunod na increase ay magiging effective sa October 1, 2022. At ang last or third tranche ay magiging effective sa halagang 20 pesos sa January 1, 2023. So, ito po ang bagong wage rate sa Region 2. Yan po, Sir Alex, Ong Alexis Morgan. Uy, magkaano ba tayo? Magpapatalasas o? Magpatalasas muna daw tayo kasi para meron tayong pambayad eh. So, sige, bigyan muna natin ng patalastas. Commercial muna tayo. Galing sa PCW. Ito po yung anti-cut call. Game 1, 2, and... Paatuhon, malikat ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Oh, yun, napakinggan nyo, ha? Patalasas mula sa Philippine Commission on Women. Meron pala tayong pagtatama. Itama lang po natin yung nailathalang effectivity date ng mga wage orders sa NCR at sa Western Visayas. Ang bago pong minimum wage rate dito sa National Capital Region will take effect hindi po June 3 kundi June 4. At yung sa Western Visayas naman po, magiging effective po siya sa June 5. Ayan. Ito po ay subject na rin sa affirmation yung mga wage order national ng NWPC na pinapamunuan po ng aming kalihim, si Sec. Bebot Belluser. Siya po ang chair ng NWPC. Alam niyo po, lahat po ng mga wage order na ini-issue po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay subject po yan sa review. Nasa rules naman po yan.
subject to review ng NWTC. Pero na na-i-publish na rin naman po yan. Karaniwan naman okay naman po yung in accordance to the Republic Act naman po and its implementing rules and regulation, yung mga proseso at yung mga wage orders na ini-issue ng ating mga RTWP. Yan. Buwelta tayo sa balikan natin yung mga tanong ng ating mga kababayan dito si Ibanez Jr. Buwal Wilfredo. Sir, yung yan, GSK. Yung GSK, parang security agency po dito sa Masbate City, sir. Patulong naman po kasi po, nagtrabaho kami dito, walang hulog yung SSS PhilHealth Pag-TV. Okay, may number to si ano. Okay. Palistan nyo nga yan, GSK Investigation Service. Taga Masbate to eh. Sige, tulungan po namin kayo, sir, ah. Kaya lang, wala nga siyang number. Ito, may number sana si Madam. Ito yung kanina, di ba? Okay. May Lorraine Besta. Paano po yung inip ka? Yeah. Paano po kung inipit ka ng kumpanya na i-assign ka sa ibang branch at dahil ayaw mo kasi malayo mapuport ka mag-resign? Para wala ka makuha kasi ikaw ay nag-resign. Wala po bang justice yan? Si employee, sir, kahit sobrang tagal mo na sa company, like kumobra ka na ng wala talaga pag nag-resign talaga, ma'am. Pero ito, issue po ito ng transfer. Hindi lang po ito simpleng issue ng resignation. Ang mga kumpanya po ay meron po silang prerogative o pribilehiyo na ilipat yung kanyang mga manggagawa from one unit, department, or branch to another. Yun po ay bahagi po ng tinatawag po nating management prerogative. Ang exercise po ng management prerogative ay subject lang po yan dun po sa, of course, discretion ng employer at dapat po hindi naman po whimsical yung exercise ng at hindi arbitrary yung exercise ng kanyang management prerogative. Na kung ililipat lang naman po kayo, ito lang ha, kasi dapat napaka-specific nito. Kung ililipat lang naman po kayo sa, ng branch, tingin ko hindi naman po yun that will not constitute is as an undue exercise of management prerogative to transfer employees from one branch siguro naman ang branch nyo within the area lang naman from baka kakaiba po kung ang branch ay galing dito sa Manila ang branch nila ay nasa Ilocos Sur, Ilocos Norte okay na sa Region 3 unless magbibigay po sila ng karagdagang pong tulong o benepisyo for the transfer. But per se po essentially, basically yung paglilipat po ng mga manggagawa from one unit department to or branch to another, ay yan po ay saklaw ng tinatawag po nating management prerogative. Pero kung yung pong management prerogative na yon ay ginagamit na kasangkapan para kayo ay pinag-iinitan lang o para mapwersang mag-resign o matanggal, ibang usapin na po. Although in several cases, kailangan talaga po nating patunayan yung ang hirap po kasing patunayan yung intent, yung intention na yun talaga yung gusto po nilang mangyari. At any case, ang amin pong opisina o yung mga labor arbiter naman po, bukas naman po sila para i-test po natin yung tama ba talaga yung exercise ng management prerogative sa paglilipat ng mga empleyado. Because kung hindi, that will amount to constructive dismissal. Si Lacson, Salinas, France. Good noon, sir. Tanong ko lang po if ano benefit ng kasambahay. Kasi yung sahod ko, naalala ko yung kasambahay dun sa ano, hindi na nag-text sa akin eh. Niludan ko pa naman ng 500 yun. Kasi nagpapatulong sila eh. Hindi na nag-text. Diba? Niludan ko yun para makapag-text siya eh. Kasi diba sabi niya, hindi siya walang hulog yung SSS niya. For so many years. Hindi na siya nag-text eh. Baka nasettle na. Hindi. Mayaman naman yung boss niya eh.
kailang tapos ng 2 years na ako, sa July po, mga 10 hours lang po yung labas ko mula pagpasok ko sa sambahay. Wala po kami day off. Okay. Yung 10 hours na trabaho, okay po yan. Within the, ano po yan, within the standard. Kasi ang requirement po ata ng batas ay yung rest period na hindi po bababa sa 12 ata o 10. I-minus nyo lang po yung 12 or 10 sa 24. Meron pa po kayong sapat na oras na makapagpahinga. Tapos, yung 6,000, nasa range pa rin naman po yan. Pero ang wala po sa hubog dito, yung bakit walang day off. Dapat po may day off po yung mga kasambahay po natin. Ang ginawa po natin yan noong 2013, kasi yun po yung time na naipasa po natin yung batas kasambahay. Parang inequalize natin, parang trinato natin yung mga kasambahay na parang nasa formal, as formal workers na rin sa mga kumpanya. Meron po mga benepisyo o mga standards na nakapareho nung mga nasa kumpanya. Kaya meron po silang leave, meron po silang rest period. Actually, mas marami pa silang benefit. Libre po yung pagkain, libre po yung board and lodging. May day off din po sila. Kasi kagaya po natin, kagaya po ng lahat ng manggagawa, boss man o hindi, manager man o hindi, rank and file man o hindi, kailangan po natin ng pahinga. Mas lalong-lalo na yung ating mga kasambahay. Kailangan din po nilang magpahinga. So entitled po sila under the law ng day off. So naman, si Gisileta Ladlad. Pwede po ba ninyo matulungan na sana mapasawad po kami ng company na AMSCO, JV Contractor, po sa LRT Line 2? Magtatatlong payroll na po ala. Ah, okay ah. Sige. Sulatan natin yung LRT. Pakuha nyo yan ah. Yung ano, yung pangalan ng company. Parang contractor ng LRT2. Sige. AMSCO, JV Contractor. Ulitin ko po ah, yung pagtatama po natin kanina, yung sa effectivity po ng wage order sa NCR, June 4, at sa Western Visayas, June 5. Yan. Jasper Cinco. Good afternoon po. Umaasa po kami na matutulungan nyo po yung mga nagtatrabaho po sa monocrete construction po. Wala pong benefit. Wala din po 13 month pay. Takot naman po sila. Sabi po ng tutukay. Okay. Check nyo ngayon sa Google. Check nyo ang Google. Google natin kung ano yung monocrete na yan. Saan ang... Ah, yan. Nasaan yan? Nandito sa... Okay, sige na. Okay na, madam. Pero nasa project kaya yan. Pag madadatnan kasi natin sa opisina, mga clerk. Anong pangalan nun? Nung nagtanong? Hindi yan. Si Jasper pala, sorry. Sa project site po ba yan? Kung nasa project site nagtatrabaho yung mga workers, paki-indicate po ng site kung saan. Salamat po. Ito, isang tanong na lang ata ito. Galing kay Michael Angelo Mariano. Sir, ginamit ko po yung sarili kong motor sa company na pinapasokan ko ngayon po. Nasira sa oras ng trabaho, delivery rider. O ayaw po nila ipababago po ako pumasok sa kanila. Usapan na po na ipapagawa daw nila pag nasira verbal, ay ang problema. Walang kasulatan. Okay. May habol po kayo. Ganito po yan. Kaya ina-advise namin na sana lahat po ng kasunduan ay nakasulat. Para pag dumating yung panahon na yung isang partido ay hindi na tumatalima dun sa kasunduan, eh meron po tayong ebidensya. May laban po tayo, pero
kailangan po nating patunayan yung kasunduan na yun. Testimonial na lang po yan, mas maigi po sana na may kasugatan. But again, regardless po kung wala po kayong written document, pwede po yung ilaban po. Pero again, advisable na meron po sana dapat tayong mga dokumento na magpapatunay ng ating kasunduan o kung anumang agreement na iyong pinasok sa inyong employer. Kawawa naman yun, no? So, si Carl Isaiah Balauro. Sir, paano naman po yung di na regular na kahit may worker na almost 4 years? Di, yung mga workers po yun, kung sa tingin po nila ay sila ay dapat ituring ng regular na empleyado, mag-file po sila for complaint for regularization. Pero alam niyo po, regular man o hindi, lahat po ng mga manggagawa ay entitled po sa labor standard. Saklaw po sila dun sa mga tinatawag po nating labor standards and occupational safety and health standards. Yeah. So, alas tres na, no? Question. Ito na lang. Si Malorina V. Kaya, Busa Almar. Question po. My father kasi applied a leave sa construction company po. Ngayon, nagsara ang kanilang company. Sabi ng kamay, they will not pay my father the separation pay kasi awol daw ang kanyang status at hindi daw na-approve yung leave niya. Yet, wala namang notification ang company sa kanya. So, akala ng tatay ko na-approve ang leave niya. Okay. Factual ito, ma'am eh. Para po ma-resolve na lang po na, kasi dalawang ano po ang side ang pinresent nyo po dito. Ang sabi ng father nyo, nag-leave siya. Ang sabi naman ng company, nag-awol yung father. So, mas maigi nito ay para mas ma-resolve ba ito, di mag-usap sila. Kung hindi sila makakapag-usap, then pwede pong mag-file na lang po muna siguro yung inyong father na ng ano dismissal, illegal dismissal. Kasi kayo ay inawol. Alam nyo po, yung leave subject talaga yan sa approval. Pero yung awol naman po, napakahirap po mag-dismiss ng isang empleyado o magtanggal ng isang empleyado dahil sa hindi lang nakapasok ang isang empleyado. Napakahirap po niyan kasi kailangan po nating patunayan sa korte o sa labor arbiter yung intent na wag nang bumalik. Ang intent na i-terminate na yung employer related. Kung ang isang manggagawa po ay sa tingin niya nag-leave lang naman po siya at talagang gusto pa niya makabalik, wala po yung intent to leave. So wala po yung ground for dismissal. Mapag-uusapan lang po yan ito. Uy. Jasper, ang foreman po nila ay si bakit si Lorito Padua? Hindi na yun natin kailangan, Sir Jasper. Ang kailangan namin kung sila ba ay nasa project, nasa site, o yung company. Karaniwan po kasi pag ini-inspect po namin yung construction company sa kanilang main office, ang nadaratnan po namin, hindi mga construction worker, mga office worker. So, gusto po namin makasigurado na yung ini-inspect po namin ay yung job site kung saan nagtatrabaho yung mga nagre-reklamong manggagawa. Okay. Padala na lang po, Sir Jasper. Ah. So, meron pa. Oh, last one. Sabi ni Apple. Ah. So, pagalitan ako nito. Kung mayroong, ito pala, nag-host to nung ano eh. Nung concert eh. Ayan. Paul, ah. Ayan, si Apple. Ayan, ah. Sir, paano po kung may training ban po? Tapos, nag-resign po ako at nag-tender ako ng 30 days. Tapos po, 3 months po ako, hindi sinasahuran. Teka lang, nang tama, puro pangako po sila ng ayos, na ayusin pero hindi naman po ginawa. Lumapit na po ako sa HR. Sa payroll, pati management, pero wala pa din. Teka lang.
Iba nag-retire ka na, ba't ganun? Nag-resign na siya, nag 30 days, 3 months hindi pa sinasahuran. Baka hindi pa binibigay yung tao. So nalang, pakuha na lang yung number nito ni ma'am, ni Altini Pagtama Marian. Okay, ang pangalan, ano, apelido, Pagtama, Altini, para i-clarify namin kung ano to. Tawagan ka na lang pa kay Richard. So, ang oras natin ay 3:05. Oras na naman po ng pansamantalang pamamaalam ng ating programa. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating programa. Sana po ay sa mga susunod na episode ay makasama po ulit namin kayo para tuloy-tuloy po nating tugunan ang mga inaing o kaya mga katanungan ng ating mga kababayan ng naglakot. Iniimbitahan ko din po yung mga employer, mga may-ari po ng negosyo. Kung meron po kayong katanungan, hindi po kami mag-aatubiling sagutin din ang inyong mga karain. So, muli sa ating mga kababayan, paalala lamang po, nandito pa rin po ang COVID-19. Patuloy po tayong mag-ingat. Patuloy po tayong sumunod pa rin sa mga o tumalima sa mga itinakdang minimum public health protocol. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, araw po ng Martes. Dito po ulit alas 2. Dito po ulit live sa Dole official Facebook. Muli po, ako po si Atty. Ben Santos M. Benavides. Ito po ang ating programa, Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo.